Hi guys, today tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-repair ng mga sirang sapatos katulad nito. Madali lang naman to gawin basta mapag-practicean mo muna bago mo gawin sa mga malalaking project katulad nito. Pero ipakita na rin natin yung full videos at full repair katulad dito para mas maintindihan nyo kung paano nga ba mag-repair at magawa from scratch yung mga sirang sapatos katulad nito. Kakailanganin mo po dito ng paint and adhesive remover at mga tools katulad po ng bulak para maalis no yung mga old adhesive na ginamit ng mga manufacturer noon. Kahit may matira kasing kaunti nito, ay maaaring maging dahilan nito upang hindi magdikit yung mga project na gagawin mo. Dapat nyo rin palang liyahin to bago nyo lagay yung pandikit para mas maging makapit yung adhesive na ilalagay nyo. Yan po, pinakalat po natin yung bar cement sa paligid for the first coat. At after po nyan, sa kabilang side naman, pagkatapos nyong ma-spread out ang bar cement na pandikit na ginagamit natin, ay gagamitin natin siya maya-maya ng heat gun upang mag-activate yung adhesive nito. At yan guys, gagamitin na natin siya ng heat gun. Sa mga walang heat gun, siguro pwede naman kayo gumamit ng hair blower. Pero kung may heat gun kayo, mas better para mas mag-activate yung heat nito. At pagkatapos itong matuyo sa unang heat gun, ay pwede nyo nang gawin no, yung second coat na tinatawag. Sa second coat ng paglalagay ng adhesive, ay halos kaparehas lang din nung procedure nung nauna natin ginawa kanina. Lagay mo yung bar cement or yung pandikit na meron ka, tapos i-spread out mo maigi sa bawat sulok na katulad ng nilagyan mo kanina. Tapos i-heat gun mo ulit. Mapapansin mo dyan na parang bubula yung pandikit. Yan yung tinatawag na activation of the adhesive. Tapos pag medyo nagawa mo na yung mga sinabi ko at both sides no, parehas no, bali kailangan mo muna siyang palamigin kahit 15 seconds or pwede rin 30 seconds para hindi masyadong mainit. Ito yung isa sa mga pinakamahirap na part, yung pagdirikit ng magkabilang sides na dapat pantay po. Ilang beses din kami nagkamali dito pero nung tumagal nakuha rin naman namin. Kailangan nyo po siyang i-clamp for 24 hours para mas ma-ensure no, na matutuyo talaga yung loob. Make sure nyo lang po na hindi inaabot ng mga bata or advisable po na kapag unang beses nyo gumawa ng mga ganitong klaseng repair, gawin nyo muna sa maliliit na parte ng sapatos or sa mga lumang sapatos lang na hindi nyo talaga ginagamit para makapag-practice kayo. Because guys, it takes time para talaga ma-perfect nyo yung pagdidikit or pag-repair ng mga sapatos na meron kayo sa bahay. Kaya guys, samahan nyo ako sa mga susunod na vlog natin, pag-uusapan naman natin doon kung bakit nga ba mabilis masira yung ibang sapatos at kung ano yung mga solusyon tungkol dito. Yun lamang po, follow us po for more shoe restoration information. Thank you!